Ito po gagawin natin ha, para lumakas ang baga. Panoorin natin po hanggang dulo kasi nandun din yung mga tips ko paano ilalabas yung plema. First, pag-usapan muna natin yung mga quote-unquote bad foods for the lungs. Ito yung mga dapat babawasan sa pagkain natin. Basically, pag-usapan natin lima po to eh. Processed meats, salt, tsaka fried foods. Tatlo to sa lima. Number one, salty foods. Pag masyadong maalat kasi kinakain natin, mas nagmamanas, mas dumadami ang salt water retention, mas mahirapan huminga. Pag maraming tubig, minsan naka-high blood pa. So yung sodium, hindi rin maganda sa baga. Dairy products, nakakagulat, di ba? Meron kasing pag-aaral na pag marami kang kakaining dairy products, gatas, o yung mga produkto ng gatas, mas dumadami yung plema. So kung ang problema nyo, hika, emphysema, na marami ng plema, baka lang dumami yung plema nyo. Pero kung wala naman kayong sakit sa baga, gusto nyo kumain ng gatas, pwede naman. Para lang to sa may sakit sa baga. Processed meats, itong mga deli products, mga ham, hotdog, salami. Minsan kasi po, nilalagyan siya ng preservative para tumagal itong produkto. Tsaka may coloring yan eh. Kaya dinadagdagan ng nitrates. Pag may nitrates po, hindi ganun kaganda. May pag-aaral, higher risk for cancer. At nakita rin nila yung mga may nitrates, mas lumalala ang COPD, sakit sa baga at emphysema. So, tingnan nyo lang, baka merong mga ganitong produkto na nakasulat nitrate-free o no nitrates added o mas natural. Siguro mas okay. Pero mas healthy pa rin talaga kung manok na lang or isda na lang. Number four, soft drinks. Ang problema kasi sa soft drinks at ibang bagay ay carbonated yan, di ba? Siyempre carbonated, ibig sabihin may hangin. So mas bloated ang tiyan natin. Pag bloated ang tiyan mo sa carbonated drinks, ang nangyayari, pag mas malaki ang tiyan, mas mahirap huminga. Nararamdaman niya ng mga may sakit sa baga. Basta pag abnormal yung sa tiyan, makabag, nahirapan din huminga. Actually, pati puso, nagpapalpitate din sa puso. So, iwas sa mga, isa pa yung matatamis. Dahil matamis siya masyado, marami siyang sugar, pwede kang tumaba. At pag tumaba, mas mga high blood, mas hirap din huminga. Kasi nga, hirap ka na nga dalhin yung katawan mo, mahina na yung baga mo, tapos magiging overweight pa. Prito, siyempre pag prito, mataas sa cholesterol. At pag fatty foods kasi, matagal mawala sa tiyan eh. Kung puro mantika, matagal mawala. Mas magkakaroon ka ng kabag sa tiyan, indigestion, masama pa sa puso, and weight gain. Lahat ito, nakakahirap din sa paghinga. Tip pa while eating, mas gusto ng mga may sakit sa baga, pakonti-konti ang kain. Kasi kung marami kang kakainin agad, yun ang mapupuno yung tiyan, yung dugo mo pupunta sa tiyan, medyo mas mahirapan ka eh. Oo. Mas hirap huminga, kaya dapat small meals lang. Mas hihingalin ka kung kakain ng marami. Tapos sit sa high back chair para medyo diretso yung likod. Iwas ang mga pagkain nagpapakabag sa iyo tulad nga ng soft drinks, mamantika o iba pang pagkain. Meron naman tayong mga pagkain mabuti sa lungs. So, ulitin lang natin 'tong mabuti sa lungs, luyang dilaw. Mga example natin dito, puro yung mga makukulay na pagkain, red, yellow, orange o yung mga spices like garlic, onion, yun din mga healthy. Turmeric, yellow dilaw. Nakita nila maganda sa baga. Kahit sa smoker, maganda po siya. May anti-inflammatory effect. Garlic, di ba? Garlic, maganda sa cholesterol, pampababa ng blood pressure. Nakaka-protect din siya sa sira sa baga, prevents lung cancer. Ginger, luya, di ba? Salabat, very healthy, anti-inflammatory, antiviral. Sama sa pagkain. Kung gagawa ng salabat, huwag lang masyadong matapang. Kamatis, kita niyo, sabi ko sa iyo, very red. Di ba? Ang ganda ng pagkakulay niya. Yung kulay niya, yan ang ginawa ng Diyos. Kaya nga, masarap kainin, may lycopene, may vitamin C, may carotenoid, anti-inflammatory. Mas kumakain ng kamatis, mas hindi namamatay sa sakit sa baga. Less death from COPD. Kalabasa, sabi ko sa iyo, makulay, di ba? Bright orange.
nandyan yung kulay, nandyan yung mga plant chemicals na magaganda. Carotenoids, beta-carotene para sa mata, lutein, zeaxanthin, maganda rin sa baga. Eh, no? Kahit sa smoker, mas gumaganda baga nila pag kumakain ng makukulay na pagkain. Beans, mango, garbanzos can preserve lung function, protects against lung cancer and COPD. Dilis, omega-3 fatty acids. Diba? Maganda sa puso, pero maganda rin sa COPD at asthma. Improves lung function. Pwede rin fish oil supplement kung gusto nyo. Fatty fish, diba, mga isda? Dilis, bangus, tambakan, tunsoy, at iba pang mga isda. Apple, bansanas. An apple a day keeps the doctor away. Tsaka an apple a day, maganda po. Reduces risk of COPD. Mataas sa antioxidant, reduce risk of asthma and lung cancer. Pati balat po healthy. Bell pepper, sabi ko, sobrang kulay, sobrang ganda. Sobrang taas sa vitamin C. Isang bell pepper, parang twice na ang recommended amount na makakain nyo. Sobra-sobra na kayo sa vitamin C. Makaubos kayo ng isang bell pepper. Sa paghinga, ito po yung mahalaga. Deep breathing exercise, lalo na kung may sira yung baga para tumaas yung oxygen nyo. Ayan po. Sit back, hinga malalim. 4 seconds, hold your breath, tapos exhale. Gawin ilang minuto. Habang nag-exercise, maganda po, mas lalakas yung baga. Minsan, switch sides, hihinga sa ilong, kaliwa mo ng butas ng ilong. Tapos kanan naman, papalit-palit. Minsan kasi barado yung some part. Pursed lip breathing para to sa may hika, COPD, yung hirap talaga huminga. Kasi pag sira na po yung baga, ang nangyayari, kulang na sa oxygen eh. Ito ginagawa ng mga may sakit sa baga, yung mga naninigarilyo. So, pag hinga nila, hinga sa ilong. Pag exhale nila, yung bibig nila, naka-pursed lip, naka-sara. O konting bukas lang, parang nagbo-blow sa straw. Para ka nagbo-blow sa straw. Ibig sabihin, pag inhale, expandong lungs, pag exhale mo, dahan-dahan. Para matagal yung air exchange. Matagal nakabuka yung lungs mo. Kasi kung binigla mo, hinga, magsasara lang yung lungs mo. Wala ring oxygen papasok sa katawan mo. Kung mabilis ang hinga mo, mababaw ang hinga mo, tapos hinga, labas agad. Hindi papasok yung oxygen. Kaya ang ginagawa ng may sakit sa baga, pursed lip breathing. Pero kung wala na ka naman sakit sa baga, di kahit anong hinga, pwede naman. Diaphragmatic breathing, diaphragm ito. Hihiga or uupo, isang kamay na sa tiyan. Pag hinga malalim, kailangan ang tiyan lumalaki. Pag hinga malalim, palakihin ang tiyan. Yan, bago labas. Tiyan ang dapat lumalaki. Kasi pag lumalaki yung tiyan, bumababa yung diaphragm, mas malaki ang hugot ng hangin. Mas busog yung baga mo ng hangin. Talagang pilit huminga para mag-expand. Lalo na may pulmonya, sakit sa baga, lagi may plema, delikado pulmonya. Yun talagang nakamamatay, lalo na sa elderly. Coordinated breathing, hinga sa ilong, exhale sa bibig. Okay? Ito, lastly po, pag-ubo. Pag may plema kayo, may plema, huwag yung isang ubong malakas. Hindi po maganda yon kasi hindi rin lalabas yung plema. Kailan hinga muna malalim. Hindi may plema kayo, hingahan nyo lang malalim. Tapos exhale. Kasi pagkakahinga mo, yung plema umaakyat na yan. Pag akyat na yan, mararamdaman nyo na makatikati na dito. Biglang isang, imbis na isang malakas, gawin mo tatlong sunod-sunod na ubo na controlled. Tatlo. Tatlong ganon. Minsan, ubo at para hindi rin mabigla yung tiyan natin. Yan ang half-calf technique. Mas okay yung tatlong ubo na dahan-dahan o hangin na mas lalabas siya. Pero after breathing, mga 30 seconds to 1 minute para umakyat yung plema. Gagawa ka ng sounds na ha-ha-ha. Okay? Sana nakatulong tips natin para sa mga sakit sa baga.